So ang una pong gagawin natin ay mag-download ng Notepad++ at Tasm 1.4. Pagkatapos po ma-download ay install lamang natin siya. Download din po tayo ng Tasm 1.4 and install din po natin. So after installation po, open lang po natin ang Notepad++. Create new file. etc. Yung file extension po na is Assembly Language Source. So ang Notepad++ po ay gagamitin natin para magsulat ng codes. Type natin ang body ng program, model stack, model small stack 1000h data line db line 1 colored. So itong line 1 colored po gagamitin natin for kung gusto nating lagyan ng kulay ang ating program. So ang gagawin po natin ngayon is logo po ng smart. Gagamitin po natin ang asterisk. Move AX at data move DS AX move DS AX. Segment needed for end. Lia BP line 1. Move CX line 1 colored. Link of string. Move BL 2 call colored. Ayan. In. Ayun po. So, pag i-run po natin siya. Ayun. Tasm. ITC. ITC Asm, T-Link, ITC, ITC. So, yung 2 po doon is means green po. Pag gusto nating palitan yung kulay. BB line. Ayan po, nag-iba na po ng kulay. So, yung kulay po, depende po sa kung anong gusto mo. The legends and the myths, the testaments, the
kung gusto mo naman ng blue, pwede rin naman. Ayan, depende po sa kulay. At depende din po sa ano, number na ilalagay po natin. Asim, IPC, Asim, T-Link. Ayan po, nag-update na po siya. So, ang pagpapalit po ng color is nasa inyo po yun. Ayan po. Thank you for watching. I hope you enjoyed it.